Good morning sa inyong lahat mga pals, mga boss. So ngayon araw ng Linggo. So may panibagong tutorial naman ako na ibabahagi sa inyo mga pals, mga boss, lalo na sa mga Easy Ride 115N users o sa mga ganitong scooter mga pals, mga boss, sa mga Easy Ride, yung PN, sa mga bagong Easy Ride na dumating ngayon mga pals, mga boss, sa may mga problema sa Windex Drive clutch starter natin mga pagsa boss. So kung walang kayong mabibili na pisa, so may tuturo ko sa inyo na technique para pwede pa nating ma-remedyuan yung Windex starter natin mga pagsa boss. So ngayon ibabagi ko sa inyo. So ayan, tinanggal ko na yung arm ito, tatanggalin muna natin ito. So, turo ko sa inyo nga mamaya mga pagsubos kung paano natin i-remedyuhan yung Windex clutch starter natin mga pagsubos. So, tanggalin muna natin to. Ito mga pagsubos is ano lang to, kung wala kayong pisa na mabibili pang samantala muna mga pagsubos, pero pwede rin pang samatagal. So yan, tatanggalin muna natin to. So meron din akong ibabahagi sa inyo mga pagsubos na technique kung paano natin tanggalin to, na lalong lalo na mga pagsubos na wala kayong gamit na yung impact wrench na cordless, yung so ang gamit nyo is kung meron kayong ganito impact. So mas advisable ako sa inyo mga pagsubos na gamitan nyo lang ng ganito socket wrench. Tapos mula lang kayo ng bolt, yung bolt dito sa cover ito. Tapos ganyan nyo lang, ganyan dito yan. Tapos itoko nyo yan siya dito yan. Itoko natin na yan, diba? Yan, para hindi malog yung crankshaft mga pops, mga boss. Kasi pag gagamit tayo ng impact wrench, yung pihupok natin, may posibilidad na yung crankshaft natin aalog. So ganito na lang na technique para tapos ganyan. So yan lang. So mamaya turo ko din sa inyo yung technique ha, paano natin remedyuan yung Windex clutch starter natin. So ayan na mga pagsa boss, ito na yung Windex clutch starter natin. So ayan ang technique na ituturo ko sa inyo mga pagsa boss is ito. Ito yung nasa ibabaw, ito yung ilagay natin sa rim. Ibali, baliktarin natin ito mga pagsa boss. Ayan, baliktad natin, tanggalin natin ito. Tapos baliktarin natin. Tapos yung mga pagsubos, yung bearing, ito mga bulitas, baliktarin din natin. Ito nasa ibabaw. So baliktad din natin. So yan mga pagsubos, ito lang yung sinasabi kong technique. Ito, baliktarin natin. So tanggalin ko muna mga pagsubos. Yung mga pagsubos na yan. Lukot ang spring. Yan, tingnan natin to kung makaya natin itong i-repair. So yun lang mapapos yung tuturo ko sa inyo yung pag-repair. Baliktad rin natin. So baliktad mo natin mapapos. So ayan na mapapos, tapos na natin mabaliktad yung
bulitas na sa bearing oil. Ayan, oh. Okay, pre-wheel. Dapat mga pops na boss, yung pre-wheel niya counterclockwise, pag clockwise kakapit yan. Ayan, oh. Ayan. Yan yung pre-wheel, counterclockwise, clockwise yan. Yan, kapit yan. Pag magpi-pre-wheel yan, yan yung ano, diferensya niya kanina. Pag ano, malamig pa yung makina, maganyan siya pag clockwise, pag hindi siya kakapit. So ito normal yung counterclockwise niya. Ayan. Pre-wheel yan, pag clockwise dapat kakapit yan. So yan lang, ganun lang gawin yung mga pops na boss pag nasira na tong Windix clutch starter niyo mga pasboss, tapos wala kayong mabili na pisa. So ito pan samantala lang to sa ano ba, pan samantagal. So yan lang, ganun lang gawin niyo mga pasboss. So ano yung sinasabi ko dito, so yun lahat ay legit yun mga pasboss. Yan lang mga pasboss, kung bago lang kayo sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell para bibig kayo lagi sa vlog at tutorial ko mga pops. Yan lang mga pops, maraming salamat, God bless. So ayan na mga pops, pops, nakapit na natin yung Windix clutch starter natin. So try natin kung kakapit na ba. So try sir, sumot. Ops, isa pa. Ops, isa pa. Okay, goods yung DIY natin mga pops, pops. So yan lang, God bless. Anda. Thank you much sa panonood mga pops, mga boss. Huwag kalimutan mag-subscribe o i-like ang video nyo. Kung nais nyo pang makapanood ng bagong vlog o tutorial ko, pinutin nyo lang ang notification bell para ma-notify kayo sa susunod ng mga vlog ko mga boss. Yan lang mga boss, maraming salamat. God bless.